nagsimula ang kwentong ito nang makilala ko si Santo, ang taong kahit kailanman hindi gumawa ng kasamaan at walang kinatatakutan. Ako nga po pala si Ronaldo, o mas kilalang Aldo, naglilingkod sa malaking simbahan dito sa aming bayan. Mula bata ay dito na ako nanirahan dahil ang aking mga magulang ay maagang pumanaw. Malaki ang aking pasasalamat dahil pinatuloy ako ni Padre Jessi dito sa may simbahan. Kilala naman daw nito ang aking mga magulang. Alam niyang magiging mabuti akong bata dahil daw mabubuti ang aking mga magulang. Lumaki ako na si Padre Jessi ang aking kasama. Nakikita ko kung paano niya mahalin ang simbahan at kung paano nagsasakripisyo at nagdarasal sa Diyos para sa mga tao. Mula bata'y sinusunod ko na lamang si Padre at laging hinahangaan sa kanyang mga ginagawa. Araw-araw ay iba't ibang lugar ang aming pinupuntahan dahil si Padre Jessi ang pinakamataas na pari sa aming bayan. Bawat simbahan ay aming pinupuntahan para magbigay ng kaalaman at siya ang tagahatid ng mga biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Sa lagi kong pagsama kay Padre ay isa lang din ang tumatak sa puso't isip ko, ang maging katulad niya at maging tagapaglingkod ng Panginoon. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, may tumawag sa akin sa aming kabaryo na laging nagsisimba. Ngunit nakakapagtaka dahil hindi nito kasama ang kanyang anak. Manang Isay, ikaw pala. Buti at hindi mo kasama si Tonton. Tanong ko dito. Lagi kasi nitong kasama ang kanyang anak na si Tonton sa pagsimba o sa kahit na anong lakad nito. Aldo, yun nga ang aking ipinunta dito eh. Pwede mo bang sabihin kay Padre Jessi na tulungan ang aking anak na si Tonton? Umiiyak na sabi nito. Ano po bang nangyari kay Tonton? Kanina lang ay nakita ko po kayong nagsisimba at ayos naman ang kanyang kinikilos. Habang pauwi kasi kami, bigla na lang itong nagsisigaw at hindi ko na ito mapigilan. Kilala ko si Tonton. Hindi ganoon ang kanyang kinikilos pag sumusumpong ito. Paliwanag nito. Si Tonton kasi ay may sakit kaya lagi itong kasama ni Manang Isay sa kadahilan ng sinusumpong ang kanyang sakit. Pero si Manang Isay, siya lamang ang nakakapagpapigil dito. Ibang-iba nga ito ngayon eh. Parang sinasapian ng masamang espiritu. Ang salita nito ay hindi kagaya ng salita ng anak ko. Dagdag pang sabi ni Manang Isay. Pagkasabi nito ay agad na akong tumakbo sa loob ng simbahan at hinanap si Padre Jessi. Padre! Tawag ko dito. Buti na lamang at tapos na itong manalangin kaya pwede ko na itong kausapin. Bakit parang natataranta ka, Aldo? Nagtatakang tanong nito. Si Manang Isay po'y tumungo dito upang humingi ng tulong. Si Tonton daw ay parang sinasapian ng masamang espiritu. Paliwanag ko dito. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Padre. Ngunit pagpunta nito sa kanyang silid ay alam ko nang tutulungan ito ang mag-ina. Naghintay lamang ako sa labas ng kanyang silid dahil alam kong dinadasalan nito ang mga gagamitin niya para iligtas si Tonton. Ilang sandali pa'y lumabas na ito tala ang holy water, Biblia at Cross na ginagamit lamang niya sa mga ganitong pangyayari. Ngunit nakapagtataka, bakit suot nito ang kwintas na matagal na nitong tinatago? Binaliwala ko na lamang ang nasa isip ko. Baka hindi ko lang napapansin at lagi niya talaga itong suot. Isa ito sa inangaan ko kay Padre Jessi. Bukod sa mabait itong tao at lahat ng humihingi dito ng tulong ay wala itong hinindian. At matapang itong humarap kahit kanino at lalong nakakapagpahanga sa akin ang pagtaboy nito sa mga masasamang espiritu
napilit pumapasok sa mga katawan ng mga tao. Habang kami patungo sa tirahan nila, doon kalaman ng isay ay nagsalita si Padre. Hindi lang ito masamang espiritu, isa itong malakas na diablo, kaya mag-ingat kayo at sumunod lamang sa lahat ng sasabihin ko. Seryosong sabi nito. Ngayon lamang nakita si Padre na ganito ang itsura para itong natatakot. Gaano ba kalakas ang espiritu nito para pati si Padre kaya niyang takutin? Marami na akong nakitang napaalis ni Padre Jessi na masasamang espiritu, pero ngayon ko lamang nakita na maging ganto ang kinikilos ng Padre. Sobra bang lakas nito? O hindi lang ba ito basta-bastang espiritu? Pagpasok namin sa loob ng bahay ay hindi ito inaasahan kung mangyari. Tila kasi kakaiba sa mga tinulungan ni Padre Jessi na sinasaniban ng mga masasamang espiritu. Ito na siguro ang kaninang nararamdaman ni Padre na kakaiba. Agad kong tinignan ang itsura ni Padre. Parang galit lamang ang nakikita ko sa mukha nito. Hindi ko man lamang ito nakitaan ng gulat. Parang alam na niya na ito ang kanyang makikita. Sa tagal kong nakasama si Padre, ngayon lang ako nakaramdam ng takot dito. Kakaibang Padre Jessi ang nakikita ko ngayon. Malayong malayo sa Padre Jessi na nakasanayan ko, ang masiyahin at mabait ay parang naging nakakatakot na hayop. Anong nangyayari? Yan lamang ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Nagulat ako nang biglang tumawa si Tonton, ang dating tahimik na si Tonton ay tumatawa ngayon ng nakakapangilabot. Pero mas nakapagpagulat sa akin ang humarap ito. Hindi si Tonton ang nakikita ko, kundi isang nakakatakot na nilalang. Kalahating tao at kalahating hayop, mahabang ngipin at mabalahibong muka. Tila hindi ka na nagulat nang makita ko, Jessi. Alam mo nga kung nakaagad ang madadatnan mo. Kamusta ka na, mahal naming kaibigan? Salita nung nagpapanggap na si Tonton. Agad akong napatingin kay Padre. Magkaibigan? Paano nangyaring magkaibigan ng dalawang ito? Tatanungin ko sana si Padre, ngunit nagsalita ito kaya nasagot ang mga tanong ko sa isip ko. Kahit kailan ay wala akong naging kaibigang katulad nyo. Oo, alam kong ikaw ang madadatnan ko, dahil umpisa pa lamang alam kong minamatyagan nyo na ako. Hindi pa ba kayo kontento na pinatay nyo ang mga mahal ko sa buhay? Galit na sabi ni Padre. Kontento? Nakalimutan mo yatang pinatay ng kakambal mo ang magulang ko. Tumatawa't galit na sagot naman nito. Gumanti lang si Santo, dahil pinatay niyo ang magulang namin. Kayo ang nag-umpisa, kaya huwag niyong sisihin ang kakambal ko. Pinatay niyo ang mga magulang ko, pati si Santo. Bakit ba ayaw niyo pa rin makontento? Sigaw ni Padre. Sobrang naguguluhan ako ng mga oras na yon. Hindi lahat ay pumapasok sa isip ko ang pinag-uusapan nila. Sobrang gulong-gulo ako ng mga oras na yon. Sa tagal kong kasama si Padre, ngayon ko lamang nalaman na may kakambal ito at bakit kilalang kilala niya ang halimaw na narito. Akala mo ba'y maluloko mo kami? Biglang singit ni Manang Isay. Pagtingin ko dito ay nagbago na din ito ng anyo. Ang matandang si Manang Isay ay biglang pumatat, naging halimaw ang muka. Ngayon ko lamang lahat na iintindihan, kaya pala laging sa labas ng simbahan ang mag-ina. Hindi dahil sa sinusumpong si Tonton, kundi takot silang pumasok sa loob ng simbahan. Kaya pala laki ako nitong kinakausap para makuha ang loob ko at hindi ako magduda sa kinikilos nila. Naisahan man nila ako, pero hindi ang kagaya ni Padre Jessi.
Kaya pala nung sinabi ko na si Manang Isay ang humihingi ng tulong, ay agad lang itong pumasok sa silid at isinuot ang kanyang kwintas. Ang kwintas na may kalahating agimat. Hindi patay si Santo. Nilayo mo lang ito sa'yo para hindi namin malaman na buhay ito. Dagdag ni Manang Isay. Akala mo ba hindi namin malalaman na pagpatay na sa inyo ang isa ay pwede nyo nang gamitin ang buong agimat? Pero tignan mo, kalahati pa rin ang agimat na suot mo. Kaya alam naming buhay pa si Santo. At hindi namin napatay si Santo. Ikaw na lamang ang uunahin namin para makuha ang agimat na suot mo. Biglang sabi ni Tonton. Subukan nyo kung kaya nyo. Matapang na sagot ni Padre. Agad sumugod si Tonton pero nakailag si Jessi. Habang naglalaban ang dalawa ay nanonood lamang ang babae. Sa paglalaban ng dalawa ay sugutan na itong pareho. Pero pareho itong hindi tumitigil na tila ba wala lamang sa kanila ang mga sugat nito. Sobrang nagulat si Aldo sa pinakitang galing ni Padre Jessi. Hindi niya akalain na ganito kagaling makipaglaban si Padre. Ang buong akala lamang nito ay puro dasal ang panlaban ni Padre. Subalit may taglay din pala itong galing sa pakikipaglaban. Habang tumatagal ang laban ay parang nanghihina na si Tonto na ikinagulat ni Manang Isay. Tila hindi inaasahan ng mga ito ang lakas ni Padre. Sa tagal niyong nagmamasid sa akin ay tila hindi niyo ata inaasahan ang aking galing. Nang iinis na sabi pa ni Padre Jessi, tumahimik ka! Galit na sigaw ni Tonton. Nang susugod na si Padre para mapas lang si Tonton, ay agad itong naharangan ng babae at ito na ang nakikipaglaban kay Padre Jessi. Magaling makipaglaban ng babae kaya nahirapan si Padre dito, lalo na nang tumulong pa si Tonton. Sa kabilang banda, hindi na alam ni Aldo kung ano ang kanyang gagawin. Hindi man lamang siya makatulong kay Padre dahil wala itong galing sa pakikipaglaban. Sa tagal ng paglaban ng tatlo ay hindi na kinaya ni Padre ang dalawa. Kahit lumakas na sa pakikipaglaban si Padre ay hindi pa rin niya kayang tapatan ng galing ng nagsama na ang dalawa. Pero alam niyang hinang-hina na din ang dalawa kaya nagpatuloy na sa pakikipaglaban si Padre at hindi na talaga kinaya ni Padre ang dalawang ito. Bumagsak na ito na ikinatawa pa ng babae. Si Tonton ay bagsak na din at hindi na makakilos kagaya ni Padre Jessi. Yan na ba ang kaya mo, Jessi? Yan na ba ang pinagyayabang mong lakas mo? Natatawang sabi ni Isay. Oo, kaya niyo akong talunin, pero hindi ang kakambal ko. Natatawa ding sagot ni Padre Jessi. Huwag kang mag-alala, dahil pagkatapos kitang patayin, ay isusunod ko ang kakambal mo. Naiinis na sabi nito. Binaon ni Isay kay Padre Jessi ang mga matitilos nitong kuko na lalong nagpahirap kay Padre. Walang tigil si Isay sa kanyang ginagawa nang biglang narinig nito ang hiyaw ni Tonton. Pagtingin nito sa gawin ni Tonton, nakita niyang may nakatusok na krus sa kanyang dibdib at wala na itong buhay. Agad siyang tumingin sa taong may gawa nito. Walang iba kundi si Aldo. Nakahawak ito sa krus habang nakasaksak kay Tonton. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Sigaw ni Isay. Bitawan mo si Padre Jessi kung ayaw mong pati ikaw ay patayin ko. Nanginginig na salita ni Aldo. Naglakas loob na si Aldo dahil hindi na niya kayang tignan pa si Padre Jessi sa ganoong kalagayan. Agad namang sumugod si Isay kay Aldo kaya hindi ito napagandaan ni Aldo.
Nasugatan ito ni Isay. Sinasakal ni Isay si Aldo kaya nabitawan nito ang kanyang hawak na krus. Ang lakas ng loob mong dumaban, eh simpleng tao ka lang. Galit na sigaw nito. Pagpapayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Dagdag pang sabi nito. Sobrang hirap na si Aldo ng mga oras na yon, pero pinipilit niya pa rin kinuha ang holy water sa bulsa niya. Naalala nito ang dala ni Padre Jessi kaya kinuha niya lahat ng yun habang nakikipaglaban nito kanina. Pagkakuha nito ay agad nitong isinaboy kay Isay. Nabitawan siya nito dahil tila nasaktan nito sa ginawa niyang pagsaboy. Habang sinasabuyan niya ito, ay agad niyang dinampot ang krus na hawak niya. Hindi niya inasahan ang pagsugod ni Isay sa kanya, kaya pagharap nito'y natusok ito sa kanyang krus na hawak niya. Laking gulat ni Aldo dahil hindi niya inaasahan ang pagpatay niya kay Isay. Agad ding naglaho si Isay katulad ng kapatid nito. Agad na pinuntahan ni Aldo si Padre Jessi ngunit hinanghina na ito at hindi na kaya pang kumilos. Padre, halika na, paray ko'y magamot. Naiiyak na sabi ni Aldo. Hindi ko na kaya, Aldo. Umalis ka na dito dahil alam kong paparating na ang mga kasama nila. Nahihirapan pang sabi ni Padre. Pero Padre Jessi, hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa. Kaya halika na habang wala pa sila. Pagmamakaawa ni Aldo. Aldo, nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Pero may hihilingin lamang ako sa iyo. Hanapin mo ang kakambal ko para mailigtas ang ating bayan. Nanghihinang sabi nito. Hinubad nito ang suot na agimat at ibinigay kay Aldo. Sabihin mo sa kanya na siya nang bahala sa aming agimat. Alagaan niya ito gaya ng pag-aalaga ng aming mga magulang. Pangako mo sa akin na hindi ka hihinto hanggang hindi mo nahahanap ang aking kakambal, Aldo. Kahit hindi sang-ayon ni wala nang nagawa pa si Aldo, kundi ang sundin na lamang ang hiling ni Padre Jessi sa kanya. Agad nang umalis si Aldo para hanapin ang kakambal ni Padre Jessi, habang papalayo'y narinig pa nito ang pagdating ng mga kasamahan na halimaw. Buti na lamang at agad na itong umalis, kundi inaabutan din siya ng mga ito. Agad na pumunta si Aldo sa simbahan upang dalhin ang kanyang kagamitan at umalis na sa bayan ng kanyang kinalakhan. Mahirap man kay Aldo ang paglisan sa kinagisnan niyang bayan ay wala siyang magawa dahil alam niyang darating ang mga halimaw upang hanapin siya at kunin ang agimat ni Padre Jessi. Naiyakap ng mahigpit ni Aldo ang kalahating agimat at ipinangako sa sarili na tutuparin ang kahilingan ni Padre Jessi na hanapin ang kanyang kakambal na si Santo. Hindi ako titigil sa paghanap kay Santo. Pinapangako ko yan, Padre Jessi. Huling salita ni Aldo bago tuluyang nilisan ng simbahan. Naglakbay si Aldo sa iba't ibang lugar. Lahat ng taong makita nito'y tinatanong niya kung kilala si Santo. Ngunit ni isa sa kanyang tinatanungan ay hindi kilala si Santo. Pero hindi sumuko si Aldo sa paghahanap dito. Kahit na pagod ito, ay ginagawa pa rin niya ang makakaya para lamang mahanap ang kakambal ni Padre Jessi. Saan ba kita mahahanap, Santo? Pagod na tanong ni Aldo habang nakatingin sa kalangitan. Gusto mong tumigil ni Aldo sa paghahanap kay Santo, pero hindi nito magawa dahil naiisip niya lagi si Padre Jessi. Agad na tumayo si Aldo at naghanap muna ng kanyang matitirhan. Gumagabi na din ang mga oras na yon, kaya kailangan niya na munang magpahinga. Habang naghahanap si Aldo ng matitirhan ay may tumawag sa kanya na matanda. Brother Aldo, ikaw ba yan? Tanong ng matanda sa kanya.
Kayo po pala yan, Manong Isko. Opo, ako po ito, si Aldo. Magalang na sagot nito. Buti nandito ka sa aming bayan at tila hindi mo yata kasama si Padre Jessi. Ikaw ba'y naliligaw? Tanong muli nito sa kanya. Naiwan po si Padre sa aming bayan. Andito po ako sa kadahilan ng may hinahanap po akong tao. Sagot ni Aldo. Kung ganun ay magpalipas ka muna sa aming tirahan upang po kasi matulungan kita sa iyong hinahanap. Magalang na sagot ni Manong Isko. Maraming salamat po, Manong Isko. Pagdating nila sa tirahan ni Manong Isko ay agad itong naghanda ng kanilang makakain. Buti na lamang at nakita siya nito dahil hindi na alam ni Aldo kung saan pa siya tutungo. Habang sabay na kumakain ay biglang nagtanong si Manong kay Aldo. Sino ba yung hinahanap mo? Tila importanteng tao yata ito. Pati sa aming bayan ay nakarating ka, Aldo. Tanong nito. Malayo na kasi ang bayan na ito sa bayan nila, Aldo. Kaya kahit sino ay magtataka kung bakit napadpad siya sa lugar na ito dahil lamang sa hinahanap nito. Opo, dahil hiniling ito ng importanteng tao sa buhay ko. Baka po may kilala kayong nangangalang Santo. Siya po kasi yung taong hinahanap ko. Ah, oo. May kilala akong Santo. Pero hindi ko alam kung doon pa rin ito nakatira. Matagal na panahon ko na kasi itong hindi napupuntahan, Aldo. Agad na napatayo si Aldo nang marinig ang sinabi ni Manong Isko. Tila nabuhayan itong muli dahil baka ito na nga ang hinahanap niyang Santo. Pwede niyo po ba akong samahan bukas upang malaman kung ito na nga ang hinahanap ko, Manong Isko? Natutuwang sabi ni Aldo. Oo naman, bukas ay pupuntahan natin ang bahay nito. Sobrang sayang nararamdaman ni Aldo. Sana bukas ay makita na niya si Santo. Hindi makatulog si Aldo ng gabing yon. Iniisip nito na sana nga si Santo na ang kilala ni Manong Isko. Ikaw na Santo, ikaw na sana ang Santo na hinahanap ko upang si Padre Jessi ay mabigyan mo ng hustisya. Naiiyak nitong sabi bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Aldo. Hindi niya mawari ang nararamdaman. Sobrang nagagalak lamang ba siya na makita si Santo o may kakaiba talaga itong nararamdaman? Agad bumangon si Aldo upang sabihin sana kay Mang Isko kung pwede na silang pumunta kay Santo. Ngunit papalapit pa lamang ito sa pinto ay may narinig na itong malalakas na tunog. Tila mga gamit na binabato. Kaya nagtaka si Aldo at sumilip upang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Kay Manong Isko pala nang gagaling ang mga ingay. Binabato nito ang kahit anong gamit na madampot sa mga taong kaharap. Agad na tinignan ni Aldo ang mga taong kaharap nito. Laking gulat nito nang makita ang mga kasamahan ng halimaw. Agad na sinakmal ng halimaw na ito si Mang Isko at pilit na hinahanap si Aldo. Nasaan ang taong may hawak na agimat? Tanong nito. Hindi ko po kilala yung sinasabi nyo. Wala akong kilala na may hawak na agimat. Kaya parang awa nyo na. Bitawan nyo ako. Pagmakaawa ni Manong Isko sa mga ito, ngunit lalo pa nitong hinihigpitan ng pagsakal sa matanda. Uulitin ko, nasaan ang may hawak ng agimat? Sambit nitong muli. Aalis na sana si Aldo upang hindi siya makita ng mga halimaw, ngunit sa kasamaang palad ay natabik nito ang pigurin sa tabi niya. Walang sabi-sabi na tumakbo ito upang hindi siya maabutan ng mga halimaw. Agad na palingon ng mga aswang sa kinaroroonan ng ingay. Binitiwan nito ang matanda at agad na pumunta sa pinanggalingan ng ingay na yon.
Ngunit wala itong natatnan na kahit na ano. Napatingin ng mga aswang sa bintana dahil may nakita silang tao na tumatakbo sa di kalayuan. Ito na siguro ang may hawak ng agimat. Yan ang tumatakbo sa mga isip nila. Agad na nagpalit ng anyo ang mga ito at naging nakakatakot na mga nilalang. Sobrang bilis ng takbo ni Aldo ng mga oras na yon. Pero dahil hindi mga tao ang humahabol sa kanya, ay agad siyang naabutan ng mga ito. Akala mo ba ay matatakasan mo kami? Nakangiting sabi pa ng aswang na humahabol dito. Ano bang kailangan nyo? Matapang na sabi ni Aldo. Ibigay mo sa amin ang agimat ni Jessi upang hindi ka namin patayin. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Hindi ko alam ang agimat na yun. Tugon naman ni Aldo. Kahit patayin nyo ako ngayon, dito, wala kayong makikitang agimat sa akin. Dagdag pang sabi nito. Kahit hindi mo sabihin, papatayin talaga kita. Agad na tinusok si Aldo ng matatalim nitong kuko. Ang tagal ka namin hinahanap, dito ka lang pala namin makikita. Nasaan ang agimat? Ulit na tanong nito habang nakatusok ang mga kuko kay Aldo. Wala sa akin ang agimat. Patayin nyo na lamang ako kagaya ng ginawa nyo kay Padre Jessi. Nanghihinang sabi nito. Walang ano-ano'y hinugot ng aswang ang mga kuko nito at paulit-ulit na tinutusok kay Aldo. Walang magawa si Aldo dahil wala naman itong kakayahan para labanan ng mga aswang. Masyado itong malalakas, kaya kahit anong gawing pagtakas ni Aldo ay wala din itong magagawa. Ang nasa isip lamang ni Aldo ng mga oras na yon ay paghingi ng tawad kay Padre Jessi. Dahil hindi na nito magagawa pang pangakong hanapin si Santo, hinang-hina na si Aldo at malapit nang mawalan ng buhay nang biglang tumilapo ng aswang na nasa harapan niya. Hindi niya alam, pero parang biglang sumaya ang pakiramdam niya dahil sa taong dumating. Pinilit minulat ni Aldo ang mga mata niya upang makita kung sino ang dumating. Ngunit nakatalikod na ito, tila handa siyang ipagtanggol sa mga aswang. Pati mga walang kalaban-laban ay pinapatulan nyo. Ganyan na ba talaga kayong mga walang kwentang nilalang? Sino ka ba? Gusto mo pong pati ikaw ay patayin ko? Nagagalit na sabi ng isa sa mga aswang. Kung ang pinakamalakas nga sa inyo ay hindi ako mapatay, kayo pa na mga walang kwenta? Nakangiting sabi pa nito. Bakit parang kilala mo ang lahi namin? Akala mo ba'y mahihina lamang kami? Papatunayan namin sa iyo na malakas ang lahi ng aswang. Ano bang hinihintay niyong dalawa? Sugudin niyo na siya. Nagagalit na utos nito sa mga kasama. Agad na sumugod ang dalawa sa taong nakaharang kay Aldo. Ngunit papalapit pa lamang ay tumilapo ng mga ito at biglang naglaho. Nagulat ang pinakapinuno ng mga ito. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon sa mga kasama niya. Malalakas ang mga nilalang nito. Yan ang nasa isip niya kaya agad na itong napatras upang tumakas. Ngunit huli na dahil nasa harapan na niya ang taong pumatay doon sa dalawa niyang kasamahan. Akala ko ba malalakas ang lahi niyo? Pero bakit tila takot na takot kayata? Sino ka ba? Bakit kilala mo ang mga lahi namin? Bakit napakalakas mo? Natatakot na tanong nito. Ako lang naman ang taong pumatay sa pinakapinuno niyo. Ako si Santo. Pagkasabi nito'y agad na niyang tinusok ang dibdib ng aswang at katulad ng dalaw'y agad din itong naglaho. Pinuntahan ni Santo ang lalaki upang ilibing nito. Ngunit laking gulat niya na may buhay pa ang lalaki
Sino ba ang lalaking ito? Bakit tila galit na galit sa kanyang mga aswang? At kahit sa hirap ng dinanas nito ay tumalaban pa rin. Yan ang tumatakbo sa isipan ni Santo. Agad binuhat ni Santo ang lalaki upang dalhin sa kanyang tirahan at magamot agad ito. Hindi maintindihan ni Santo kung bakit ganito ang nararamdaman niya sa lalaki. Hindi niya sana ito ililigtas, pero tila nagkusa ang katawan ni Santo na may importanteng tao ito na dapat iligtas. Habang nilalakbay ni Santo ang papunta sa kanyang tirahan, ay narinig nito ang matandang si Isko na tila may hinahanap. Brother Aldo! Brother Aldo! Sigaw ng matanda. Agad na pinuntahan ni Santo si Mang Isko upang alamin kung ang taong hawak niyang hinahanap nito. Mang Isko, siya ba ang hinahanap niyo? Tanong ni Santo sa matanda. Nagulat man ang matanda, agad din naman itong nakasagot kay Santo. Oo, siya nga. Anong nangyari sa kanya, Santo? Buhay pa ba si Aldo? Nagkalalang na tanong ng matanda. Oo, buhay pa siya, Mang Isko. Pero hindi na kayo pwedeng magtagal pa dito dahil delikado. Mabuti pa sa bahay na muna tayo tumira at para magkabot na din si Aldo. Mahabang pahayag ni Santo. Mabuti pa nga, Santo. Halika na upang maghamot ko na siya. Agad na tinungo nila Santo ang kanyang tirahan. Isang maliit na kubo lamang ito, pero nakapalibot ang iba't ibang tanim na gulay. Napakaganda ng iyong tirahan, Santo. Manghang sabi ng matanda. Matagal na rin mula nang mapunta ka dito, Mang Isko. Kamusta na kayo? Eto, at mag-isa pa rin sa bahay. At hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin ang anak ko. Di pa rin ba bumabalik si Ruby, Mang Isko? Tanong ni Santo dito. Ang alam kasi ni Santo ay naglayas ang anak nito dahil yun ang naririnig niya sa mga tao. Hindi agad sumagot ang matanda. Inayos lamang nito ang gagamitin sa panggagamot kay Aldo. Pagkatapos linisin at gamutin ng sugat ni Aldo, ay tumabi ito kay Santo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Santo. Tulungan mo ko. Biglang sabi ni Mang Isko. Agad na palingon si Santo dito. Hindi naglayas si Ruby. Alam kong kinuha siya ng halimaw sa aming bahay. Wala akong kwentang ama. Hindi ko nabantayan ng mabuti ang anak ko. Naiiyak na kwento ng matanda. Pero Mang Isko, alam mong matagal ko nang kinilimutan ang nakaraan ko. Nakayokong sabi ni Santo. Pero bakit kanina nagawa mong labanan ulit ang mga aswang? Hindi ko alam. Basta parang hinihila ko ng agimat at kusang kumikilos ang sarili ko para iligtas ang lalaking yan. Hindi ko siya kilala, pero parang napaka-importante niya sa akin. Mahabang pahayag ni Santo. Alam mo bang hinahanap ko ng taong ito? Napakalayo ng nilakbay niya para lang mahanap ka. Kwento ni Mang Isko. Bakit niya ako hinahanap? Baka katulad ka din niya, nahihingi ng tulong, Mang Isko. Hindi ko na kaya pang humarap sa kanila. Baka may iba na naman na mapahamak. Kaya mo silang lahat, Santo. Malakas ka at kaya mo pang palakasin ang sarili mo. Tutulungan kita. Basta tulungan mo lamang din ako. Pakiusap pa ng matanda. Hindi ko alam, Mang Isko. Hindi ko alam. Masaya na ako sa ganitong buhay. Sa totoo lang, ay masaya na ako na hindi ko sila nakakasalamuha. Ayoko nang balikan ng nakaraan. Pagkasabi nito'y agad na tumayo si Santo at pumunta sa kanyang taniman. Pagkalipas ng ilang araw ay nagising na si Aldo. Agad itong bumangon at pinilit tumayo upang hanapin kung sino ang tumulong sa kanya.
Kahit masakit ang mga natamong sugat ay naglakad-lakad pa rin ito palabas ng kanyang silid. Dito ay nadatnan niya si Mang Isko at ang isang kasama nitong lalaki na kumakain. Mang Isko! Tawag ni Aldo. Aldo, gising ka na. Bakit ka agad bumangon? Dapat ay nagpapahinga ka muna. Nag-aalala lang sabi ni Mang Isko. Pagkatapos ay inilalayan si Aldo upang makaupo. Pagkaupo ni Aldo'y gulat na gulat ito sa taong kaharap niya. Hindi siya maaaring magkamali. Ito na talaga si Santo dahil ang mukha nito'y hawig na hawig ni Padre Jessi. Malaki lamang ang katawan nito pero ang mukha nila'y tila ba magkamukhang magkamukha. Santo? Gulat pa rin na sabi ni Aldo. Oo, ako nga pala si Santo. Mabuti't magaling ka na. Nakatulala pa rin si Aldo sa taong kaharap niya. Hindi niya akalain na mahanap niya si Santo. Ang buong akala niya'y mamamatay na siya at hindi na matutupad ang hiling ni Padre Jessi. Sa pagkatulala'y pumalik si Aldo sa tanong ni Santo. Bakit mo ko'y nahanap? Bakit kilala mo ko? Tanong ni Santo. Ako'y napag-utosan lamang. Isang tao ang nag-utos na hanapin ka. Napaka-importante siya sa akin kaya ginawa kong lahat upang mahanap kita, Santo. Mahabang sabi ni Aldo. Sino naman ang nag-utos sa'yo? Si Padre Jessi, ang iyong kakambal. Naiiyak na sabi ni Aldo. Si Jessi? Bakit niya ako pinapahanap? Nagtatakang tanong ni Santo. Mahabang kwento, Santo. Pero si Padre Jessi ay wala na. Pinatay siya ng mga halimaw. Wala akong magawa dahil malalakas ang mga ito. Patay na si Jessi? Paano nangyari yun? Malakas ang kakambal ko. Hindi siya basta-basta mapapatay ng mga aswang ngayon. Naluluha pang sabi ni Santo. Malalakas ang mga pumatay sa kanya, Santo. Pero sinabi sa akin ni Padre na hindi pa ito ang mga malalakas na aswang. Kaya pinatakas niya ako para di ako maabutan ng mga ito. Bago siya mawala ng buhay, ay hiniling niya sa akin na hanapin ka at sabihin sa iyo na mag-iingat ka. Mahabang sabi ni Aldo. Hindi maaari. Hindi. Bakit pati ang kakambal ko'y pinatay nila? Mangwala silang kaluluwa. Mananagot sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Galit na sabi ni Santo. Maski si Aldo ay nagulat at natakot sa ginawang pagsigaw ni Santo. Nararamdaman ni Aldo ang galit ni Santo dahil maski siya ay galit na galit sa mga aswang na yon. Kahit na magkahawig si Santo at Padre Jessi, ay malalaman mo pa rin ang pagkakaiba nila. Bukod sa malaki ang katawan ni Santo, ay sobrang layo ng kilos nila. Si Santo ay may maangas na kilos, si Padre Jessi naman ay tahimik lamang. Kung hindi sila magkamukay, hindi mo talaga sila mapagkakamalang magkapatid. Mang Isko, nakita mo na ba yung mga gamit ko? Tanong ni Aldo sa matanda. Oo, dinala ko ito at inilagay ko sa ilalim ng higaan mo. Sandali lang at kukunin ko. Sagot ng matanda at tumayo upang makuha ang gamit ni Aldo. Bakit kilalang kilala mo ang kakambal ko, Aldo? Si Jessi, hindi agad nagtitiwala sa isang tao. Kilalang kilala ko ang kambal ko. Tanong ni Santo. Mula bata pa ako, inampul na ako ni Padre. Tama ka, si Padre hindi basta-basta nagtitiwala. Kaya sobrang paggalang ko sa kanya dahil ako'y pinagkakatiwalaan niya. Hindi na natuloy ni Aldo ang sasabihin dahil dumating na si Mang Isko, dala-dala ang gamit niya. Ito na, Aldo, ang gamit mo.
Tinabi ko lang talaga yan dahil alam kong may importante dyan. Nakita ko kung paano mo yakapin ang bag na yan, kaya agad kong kinuha para maibigay ulit sa'yo. Wika ni Mang Isko. Marami pong salamat, Mang Isko. Sobrang importante po talaga nito para sa akin. Dahil ang laman po nito ay ang pag-aari ng importanteng tao para sa akin. Pagkasabi nito ay kinuha niya kagad ng agimat na pag-aari ni Padre Jessi. Agad na patayo si Santo nang makita niya ang inilabas ni Aldo. Ang agimat ni Jessi? Bakit nasa iyo ang agimat niya? Gulat na tanong ni Santo. Bago mawala ng buhay si Padre, hiniling niya sa akin na hanapin ka, Santo, at ibigay sa iyo ang kalahati ng agimat niya. Noong una hindi ako makapaniwala na may kakambal siya, pero nang marinig ko lahat ng sinabi ni Padre ay hindi ako nagdalawang isip na hanapin ka. Sobrang bait ni Padre kaya hindi ako papayag na hindi natin siya maiganti sa mga aswang na yun. Mahabang sabi ni Aldo. Kinuha ni Santo ang agimat at tinignan ito ng mabuti. Sana pala hindi ako pumayag na maghiwalay kami. Sana inapagtanggol ko siya at hindi siya nawala sa akin. Maluhalo ang sabi ni Santo habang nakatitig sa agimat. Ang agimat ay lalong lalakas pag ito'y pinagsama mo na, Santo. Pagsingit ni Mang Isko sa kanila. Si Mang Isko'y maraming alam sa agimat dahil may-ari ng agimat na ito ay kilalang kilala ng matanda. Hindi. Hindi ko gagamitin ang agimat ni Jessi. Kakayanin ko sila kahit agimat ko lamang ang meron ako. Para sa akin ay buhay pa si Jessi. Kaya kahit kailan ay hindi ko ipagsasama ang mga agimat namin. Umiiyak na sabi ni Santo. Pero wala na si Jessi. Yan ang pagkakataon para ipagsama ang agimat, para lalong dumakas ang mayyari nito. Sigaw ng matanda kay Santo. Tinignan ng masama ni Santo ang matanda dahil hindi nito nagustuhan ang pagsigaw sa kanya. Para ko na rin sinabi na gusto kong wala ng kakambal ko. Papatayin ko silang lahat, kagaya ng ginawa nila sa magulang at kakambal ko. Galit na tugon naman ito. Hindi pa gusto mong tulungan kita, Mang Isko? Dagdag na sabi ni Santo. Agad naman na tumango ang matanda kahit natatakot na ito sa aura ni Santo. Kung ganon, ay tulungan mong ibalik ang dating ako. Ibalik mo ang galing ko sa pagkikipaglaban at tutulungan kita na makuha ang anak mo. Mahabang sabi ni Santo. Kailangan mong ihanda ang sarili mo dahil ang pinakamahirap na pagsasanay na ang gagawin ko sa iyo. Sagot ng matanda na tila tuwang-tuwa dahil nakikita na niya ang dating si Santo. Si Santo'y walang kinatatakutan. Si Aldo'y nakikinig lamang sa dalawa. Hindi niya akalain na ganito ang madadatnan niya ang kakambal ni Padre. Buong akala niya'y kagaya lamang ito ni Padre, ngunit sobrang layo nito sa kanya. Walang halong takot sa mga mata nito, pero mararamdaman mo pa rin na hindi ito gumagawa ng kasamaan. Kung tutusin nga'y pwedeng-pwede na niyang kamkamin ng agimat, pero hindi niya ito ginawa. Kahit na ganito ang kanyang kinikilos ay mararamdaman mo pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang kakambal. Sige, Santo, lakasan mo pa. Ibigay mo lahat ng lakas mo. Sigaw ng matanda. Pagkatapos ng usapan naming tatlo, wala nang ginawa si Santo kung hindi magsanay kasama si Mang Isko. Mararamdaman mo talaga sa kanya ng porsigido ito para maibalik ang dati niyang lakas. Habang nagsasanay ang dalawa, ay ako naman ang nagluluto ng kanilang makakain. Kung minsan naman ay sumasama din ako sa pagsasanay nila, para kahit papaano'y makatulong ako kay Santo.
Noong una'y ayaw pumayag ni Santo dahil baka mapahamak lamang daw ako. Pero pinilit ko pa rin na isama niya ako dahil hindi ko makakapayag na hindi ako makaganti sa mga aswang na yon. Sa tagal ng pamimilit ko'y pumayag naman ito. Ngunit kailangan ko rin daw magsanay para kahit papaano may alam ako sa pakikipaglaban. Mahirap ang pagsasanay pero paunti-unti nasasanay na din ang katawan ko. Ibang pagsasanay sa akin ni Santo. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang lakas niya. Pero kung simpleng tao ka lamang ay hindi mo kakayanin ang pagsasanay na ito. Sa tagal ng pagsasanay ni Santo'y mabibilib ka talaga sa lakas na ipinapakita niya. Kahit sino yahangaan ng kanyang lakas. Pero habang nagsasanay sila ay naririnig ko ang sinasabi ni Mang Isko. Hindi pa nailalabas ni Santo ang totoong lakas nito. Noong marinig ko nga si Mang Isko'y nagulat na lamang ako dito. Ganoon ba talaga kalakas ang isang santo na ito? Yan agad ang pumasok sa isipan ko nang narinig ko ang sinabi ni Mang Isko. Habang nag-aayos ng makakain ay narinig ko namang sumigaw si Mang Isko. Yan lang ba santo ang kaya mo? Baka maging katulad ka lang ng kakambal mong si Jessi. Pagkasigaw ni Mang Isko ng salitang ito ay narinig ko ang malakas na tunog na nanggagaling sa kanila. Agad akong lumabas upang malaman kung anong nangyayari. Paglabas ko'y sobrang nagulat ako sa nakita ko. Ang malaking bato na kanina pa'y pinagsasanayan ni Santo ay durog-durog na. Sa isang suntok lamang ni Santo'y nawasak niya ang malaking bato. Pagtingin ko kay Mang Isko'y parang wala lamang sa kanyang nakita niyang pagsuntok ni Santo. Kailangan ba ay babanggitin ko pa ang pangalan ng kakambal mo bago ka magseryoso, Santo? Galit na sabi ni Mang Isko. Sa lakas ng ipinapakita ni Santo sa pagsasanay ay hindi pa pala ito seryoso. Nakakatakot. Parang hindi ako handa na makita ang totoong lakas ni Santo. Tumigil ka. Sa susunod na banggitin mo pa si Jessi ay ikaw na ang tuturugin ko. Galit na sabi ni Santo sabi pasok na ng loob ng bahay. Agad akong pumunta kay Mang Isko upang makita kung maayos lamang ba ang matanda. Mang Isko, ayos lamang ba kayo? Nag-aalala lang tanong ko dito. Oh, ayos lang ako. Bagyang galos lang ito. Sagot ng matanda. Tinulungan ko ito para makapasok na sa loob at magamot ang kanyang sugat. Alam kong mali ang ginawa ng matanda na banggitin kay Santo ang pangalan ni Padre, pero nakikita ko sa matanda na gusto lamang niyang ipakita ni Santo ang totoo nitong lakas. Habang ginagamot ko ang sugat ni Mang Isko'y lumapit sa amin si Santo. Humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko, Mang Isko. Hindi ako dapat nagalit ng ganun. Alam kong gusto mo lang na magseryoso ako. Hayaan mo, at bukas na bukas ay ipinapangako ko na aayusin ko ng pag-aensayo. Magalang na sabi ni Santo. Si Santo'y mabait talagang tao. Ayaw nito na may nagagalit sa kanya't may napapahamak na iba. Pero ayaw din kasi nito na binabanggit ang mga pangalan ng mga mahal niya sa buhay. Patawarin mo rin ako, Santo. Mali ang ginawa ko. Bukas ay pagbubutihan ko pang pagtuturo sa iyo para ganahan ka. Nakangiting sabi ng matanda. Kinabukasan ay hindi ako mapakali. Gustong gusto kong makita ang pag-eensayo ni Santo. Dahil ngayong araw na ito, ipapakita ni Santo ang totoong lakas niya. Sa totoo lang ay mas nakakahanga ang lakas ni Santo kung ikukumpara kay Padre Jessi. Ngayon ko lang nauunawaan ang sinabi ni Padre sa mga aswang na yon. Kaya nilang patayin si Padre pero hindi ang kakambal nito. Agad nang pumwesto si Santo at Mang Isko sa malawak na lupain ni Santo. Nakita ko ang mga malalaking kaway at mga bato sa paligid. Tahimik ang dalawa na tila ba nagpapakiramdaman. Nakalimutan kong sabihin na si Mang Isko'y may galing din sa pakikipaglaban. Kahit matanda na ito, ay nakakalaban pa din ito kay Santo.
Tumagal ng ilang oras ang pag-iensayo ni Santo. Dito ko nakita na hindi talaga basta-basta ito. Yung kanyang bilis at lakas ay malayong malayo sa ordinaryong tao. Sobrang saya ang nararamdaman ko nang makita ko ang totoong lakas nito. Alam kong mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Padre. Makalipas ang ilang araw ay may sinabi sa amin si Santo na nagpagulat sa amin ni Mang Isko. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa bayan na sinasabi mo, Mang Isko, upang malaman kung nandoon ang iyong anak na si Ruby. Agad akong napatingin kay Mang Isko upang malaman kung ano ang magiging sagot nito. Oo, sige Santo, alam ko na manahanda ka na, kaya magtitiwala kami sa'yo. Nakangiting sagot ng matanda. Kahit na kinakabahan ay magtitiwala pa rin kami kay Santo. Sana bukas ay mailigtas namin ang anak ni Mang Isko at maayos ang aming paglalakbay at walang mapahamak sa amin. Kinabukasan ay handa na kami sa aming pupuntahan. Medyo may kalayuan ito kaya hindi pa kami nakakarating sa bayan ay pagod na si Mang Isko. Sinabi ko na lamang na magpahinga na muna kami para makapagpahinga si Mang Isko. Agad na nakakita si Santo ng kubo sa gitna ng bukid kaya dito namin tinala si Mang Isko. Ako naman ay nagpaalam muna upang makahanap ng kahoy para magkaroon kami ng apoy dahil na rin sa sobrang lamig. Pero hindi pa ako nakakalayo yung naririnig na kaming ingay. Tila isang grupo ng mga nag-uusap. Tatlo pa at kumpleto na ang ating alay. Dapat ay maghahanap na tayo ngayon para hindi na tayo maporosahan ni Pinuno. Sabi ng isa sa mga ito. Nakita ko may dala itong malaking kulungan. Parang kulungan ng mga hayop na hindi mo mawari. Basta gawa ito sa kawayan. Sasabihin ko sana kay Santo na huwag maingay para hindi kami makita ng grupo. Ngunit pagtingin ko ay nasa labas na pala si Santo at papunta na ito sa grupo ng mga lalaki. Pwede po bang magtanong? Tanong ni Santo. Uy, hindi na pala natin kailangang maghanap. Mismong sila na ang lumalapit. Nakangiting sabi ng isa sa mga ito. Ano bang itatanong mo, iho? Tanong pa ng isa. Nawawala po kasi kami. Gusto ko lang po sanang itanong kung saan ang baryo masagana. Tanong ni Santo. Naguguluhan ako sa ginagawa ni Santo. Alam kong alam niya ang mga aswang ito. Pero bakit parang sa pagtatanong niya rito ay wala siyang kaalam-alam? Mukhang may naisip si Santo upang makarating kami sa aming pupuntahan. Kaya hinayaan ko na lamang siya na makipag-usap sa mga ito. Oo, alam namin yon. Doon nga kami nang galing. Ano bang gagawin niyo sa bayan namin? Tanong nito. May nagsabi kasi sa amin na masaya daw sa bayan na yon at maraming tao. Kaya gusto lang namin tatlo na malaman kung totoo ba ito. Tugon ni Santo. Tatlo kayo? Aba, aba. Pag sinuswerte ka nga naman. Nakangiting sabi ng isa. Kung ganon ay sumama kayo sa amin at dadalhin namin kayo sa bayan. Sagot pa ng isa. Maraming salamat. Andun pa ang iba kong kasama. Sabi ni Santo sabay lakad sa gawin namin ni Mang Isko. Pagkapunta sa amin ni Santo kasama ang grupo ng mga lalaki ay agad kaming hinatak na mga ito't ipinasok sa kulungan na gawa sa kawayan. Bakit nyo kami kinulong dito? Tanong ni Santo. Dahil kayo ang kukumpleto sa alay namin. Tawanan ng mga aswang. Hindi ko alam kung kakabahan ako, pero nang nakita kong pangiting ngiti si Santo, alam kong tagumpay ang pinaplano nito. Malapit pa lamang kami sa bahay ay makikita mo ng mga aswang na tuwang-tuwa dahil nakita nila ang kasamahan na may daladalang alay. Nang makalapit na kami para kaming mga santo na hinahaplos-amplos ng mga ito, hindi ko mapigilan na hindi matakot. Ang mga itsura kasi ng mga ito'y parang sabik na sabik sa tao. Sa wakas ay kumpleto na ang 30 alay.
makakakain na ulit tayo ng mga sariwang laman. Sigaw ng mga ito habang nagsasayawan na akala mo yung mga baliw. Sige na at dalhin nyo na ang mga yan sa ating kulungan upang mapagandaan na natin ang pagdating nila Pinuno. Pagkasabi ng matanda, ay agad na naglakad ang mga may buhat sa amin. Dinala kami sa kulungan na malaki at nakita namin ang iba pang kagaya namin na alay. May mga babae at lalaki, matatanda at bata. Nakakaawa ang mga ito dahil kitang-kita mo sa kanila ang takot. Si Mang Isko'y hinanap agad ang kanyang anak na si Ruby. Nagbabaka sakali na andito din kasamahan namin. Ruby, anak, andyan ka ba? Tanong ng matanda. Ngunit wala ni isa ang sumasagot sa kanya. Anak! Anak! Paulit-ulit na tanong ng matanda, pero wala pa rin sumasagot dito. Ngunit may isang hindi katandaan ang tumayo. Si Ruby ba ang iyong hinahanap? Ang dalagang may magandang anyo. Tanong nito. Oo, asan ang anak ko? Tanong naman ni Mang Isko. Kinuha siya ng mga halimaw. Siya ang gagawing reyna ng mga ito. Dahil siya ang may katangian na hinahanap nila. Isang birhen na dalaga. Sagot naman ang isa. Ang anak ko, saan nila ito dinala? Tanong ng matanda habang umiiyak. Hindi ko alam, basta kinuha nila ito at inilayo sa amin. Nung una itinatawo pa namin siya para hindi siya makita ng mga ito. Pero nung dumating ang Pinuno ay alam niyang kasama namin si Ruby, kaya agad nila itong kinuha sa amin. Mahabang pahayag pa ng isa. Saan to? Tulungan natin ang anak ko. Baka anong mangyari sa kanya? Nagpamakaawang sabi ng matanda. Huminahon ka lang, Mang Isko. Oo, ililigtas natin ang anak mo. Sagot ni Santo. Agad na nagplano si Santo upang mailigtas si Ruby at ang iba pang mga alay. Dahil bukas ay sisimulan ng pag-aalay ng mga aswang at bukas na bukas din ang gagawin naming pagsagip kay Ruby. Kinabukasan ay kinuha kami ng mga aswang upang ilagay sa labas at masimula na ang ritual. Dalawa ang pumunta sa amin para kami ay kunin pero agad na sinugod ni Santo ang dalawa at mabilis itong mga naglaho. Agad naming inayos ang iba upang maitaka sila at hindi na mapahamak. Paglabas namin ay wala na ni isang aswang, lahat ay abala sa kanilang ritual. Agad kaming tumaan sa likod upang hindi makita ang iba. Maglakad kayo ng dahan-dahan para walang makapansin sa inyo. Bilisan niyo mga kilos niyo. Pabulong na ba pala ni Santo sa mga ito? Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo at iligtas niyo si Ruby. Sagot naman ang mga ito sabay lakad na papalayo sa amin. Agad na kaming pumunta sa kung saan abala ang mga ito sa kanilang ritual. Nakakatakot na ritual ang ginagawa ng mga ito. Nagsasayawan habang naliligo sa mga tugo ng tao. Habang pinapanood ay nakita namin si Ruby. Nakatali ito sa isang puno na naliligo din sa dugo. Ginagawa nila ito upang maging kauri din nila si Ruby. Buti na lang at sakto ang aming dating, kung hindi isang halimaw na din ang anak ni Mang Isko. Agad na kaming pinaalis ni Santo upang pumunta sa kinaroroonan ni Ruby at siyang mag-isa ang haharap sa mga halimaw. Ngunit papalis pa lamang kami nagkagulo na ang mga ito dahil sa sigaw ng isa nilang kasamahan. Wala na ang mga alay! Sigaw ng isa sa kanila. Agad nag-anyong halimaw ang mga ito na tila paggalit na galit dahil alam nilang may nakapasok sa bayan nila. Ang iba'y umakyat sa puno na tila ba hinahanap ang mga alay. Ngunit paalis pa lang ang mga ito'y lumabas na si Santo. Ako ba ang hinahanap nyo? Nakangiting sabi nito. Ikaw ang may kagagawan kung bakit nawala ang mga alay. Galit na sabi ng mga ito. Oo, ako nga. Wala nang paligoy-ligoy ay sinugod na ni Santo ang mga aswang.
Kaya kami ni Mang Isko'y agad na kumilos upang puntahan at iligtas si Ruby. Habang papalapit kay Ruby, ay hindi namin inaasahan ang dalawang aswang na nakabantay dito. Akala nyo ba'y makukuha nyo sa amin ang reyna? Sabi ng isa sa kanila, hindi nyo reyna ang anak ko. Pagkasabi nito ni Mang Isko'y parang nagulat si Ruby, kaya agad nitong itinilat ang kanyang mga mata at nakita ang taong nasa harapan niya. Itay! Naluluhang sabi ng dalaga, oo, ako ito anak, huwag kang mag-alala at ililigtas na kita. Sagot ng matanda dito, hindi inaasahan ng matanda ang pagsugod ng aswang sa kanya, kaya tinamaan si Mang Isko sa kanyang braso. Mang Isko, itay! Sabay na sigaw namin ni Ruby. Kahit nanghihina si Mang Isko'y nilabanan pa rin ito ang aswang, kaya agad ko itong tinulungan nang makita kung pasugod na din ang isa pa nitong kasamahan. Madali kong natalo ang aswang at pinuntahan si Mang Isko upang matulungan ito, pero pagtingin ko sa matanda ay natalo na din ito ang aswang at kinakalagan na niya ang anak niya. Kahit na matanda na ito'y hahangaan mo pa rin talaga ang lakas nito. Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang sabi ni Mang Isko. Opo tay, salamat at dumating ka. Pagkalis ng tali namin kay Ruby, ay agad kong hinubad ang suot kong damit upang ipantakip sa kanya. Marami pong salamat. Magalang na sabi nito, agad akong tumingin kay Mang Isko dahil parang natutunaw ako sa tingin ng dalaga. Talaga nga palang maganda ang dalaga, kaya ang mga aswang ay kinuha ito upang maging reyna. Tara na Mang Isko, puntahan na natin si Santo, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Aya ko sa kanila upang malaman ang kalagayan ni Santo. Mabuti pa nga, sagot ng matanda. Inalalaya naman ito ng kanyang anak dahil nga sa natamo nitong sugat. Pagkadating namin sa kinaroroonan ni Santo, ay makikita mo na parang wala namang nangyari kay Santo. Maski galos ay wala man lamang itong natamo. Pero karamihan sa mga aswang ay wala ng buhay. Kakaiba talaga si Santo. Ang lakas nito'y walang sino mang makakapantay. Bago sumugod ang ilan pang aswang kay Santo, ay may sinabi ito sa dalawa nilang kasama. Toto at Mira, umalis na kayo at pumunta kila Pinuno upang malaman ang nangyayari sa mga angkan natin. Aalis na sana ang dalawa ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Santo. Agad na napunta ni Santo ang dalawa at mabilis na pinugutan ito kaagad. Yun naman ang kinamatay ng dalawa. Hindi ko hahayaan na makaligtas kahit na isa sa inyo. Dahil hindi pa itong panahon para malaman nila na buhay ako. Walang tigil na sinugod ni Santo ang mga natira pang aswang. Ang galaw nito at lakas ay malalaman mong pinagandaan niya ang kanyang mga kalaban. Bago malugutan ang hininga ang isa pang aswang, ay may salita itong nakapagpagalit pa kay Santo. Masyado kang mayabang. Wala pa rin ang lakas mo sa pinuno namin. Hindi na nito natuloy pa ang sasabihin dahil agad nang tinapos ni Santo ang buhay ng aswang. Tawag na nakapagpalingon ka agad kay Santo. Paglingon nito'y agad na tumakbo si Ruby upang yakapin siya. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na magkakilala pala ang dalawa. Pero nung makita ko ang tingin ni Santo kay Ruby, ay nakita ko ang pagkasabik niya sa dalaga. Akala ko'y hindi ko na kayo makikita. Naiiyak na sabi nito habang nakayakap pa rin kay Santo. Kailangan na nating lisanin ang lugar na ito upang hindi na tayo maabutan ng mga kasama nila. Biglang sabi ni Santo sabay talikod sa dalaga. Agad na lumapit si Mang Isko sa dalaga upang ayain na itong umalis. Gusto man itong tumutol ay wala nang nagawa ang dalaga at sumunod na lamang sa kanyang ama. Maski ako'y naguluhan sa ginawa ni Santo, pero mas minabuti ko na lamang din
na sumunod na lamang sa kanila. Pag-uwi namin sa bahay ni Santo ay agad na itong humiga upang magpahinga. Tila naging tahimik ito, kaya alam kong may kakaibang nangyayari sa dalawa. Itay, maglilinis lamang po ako, sabi ng dalaga. O sige anak, pagkatapos mo'y magpahinga ka na din, tugon naman ang matanda dito. Agad namang lumapit sa akin si Mang Isko sabay sabing, alam kong naguguluhan ka sa kinikilos ng dalawa, Aldo. Biglang sabi nito. Agad akong napatingin kay Mang Isko. Kilalang kilala talaga ako ng matanda. Ako kasi ang tao na kahit may gustong malaman ay pinipilit na lamang na tumahimik at hindi na magtanong. Ganyan ako mula nang makilala ko si Padre. Kaya nga kahit na matagal kaming magkasama ni Padre Jessi ay hindi ko man lamang nakilala ang pamilya nito. Si Santo at Ruby ay magkababata, umpisang kwento ni Mang Isko na agad nakakuha ng atensyon ko. Bata pa lamang sila ay lagi nang sinasabi ni Santo sa akin na si Ruby ang gusto niyang makasama sa pagtanda. Hindi ako tutol doon dahil kilala ko naman si Santo at kaibigan ko ang magulang nito. Pero kahit gustuhin ko man na siyang makasama ng anak ko ay hindi ko naman kayang utusan na mahalin din siya ni Ruby. Si Ruby ay may nakilalang binata na nagngangalang Ricky. Nagulat na lamang din ako dahil pinakilala niya ito sa amin bilang kanyang kasintahan. Wala akong nagawa ng oras na yon, pero kitang kita ko kay Santo na nasasaktan ito sa ginawa ni Ruby. Mula noon ay nilayuan na ni Santo si Ruby at hindi na ito kinausap pang muli. Mula din noon ay lumayo na ang loob sa amin ni Santo. Magtatanong pa sana ako, ngunit may kadugtong pa pala ang kwento ni Mang Isko. Dumagal naman ang pagsasama ni Ruby at ni Ricky, ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Ricky. Pinatay ito ng mga aswang at kinuha ang anak kong si Ruby. Dagdag pa nito, alam po ba ng anak niyo, Mang Isko, na gusto siya ni Santo? Tanong ko dito. Hindi, dahil hindi naman nagsabi sa kanya si Santo. At ang sabi ng anak ko ay hindi din niya magugustuhin ito sa kadahilanang maraming babae nagkakandara pa rito. Dagdag pa nitong sabi. Sa totoo lamang kasi magandang lalaki si Santo, lalo na't bumagay sa katawan nito. Naalala ko nung buhay pa si Padre Jessi ay marami din ang nagkakagusto dito. Ngunit si Padre ay hindi interesado sa mga babae. Paglilingkod sa Panginoon lamang ang pinagkakaabalahan niya. Kung ganun ay maaga palang nasaktan si Santo. Kahit pala maganda kang lalaki ay masasaktan at masasaktan ka pa rin, pabiro kong sabi kay Mang Isko. Ikaw talaga, Aldo. Ikaw, ano bang balak mo? Tanong nito. Ako? Siyempre, maghahanap ako ng maraming babae kasi magandang lalaki din naman ako kagaya nila Padre at ni Santo. Natatawang sabi ko dito. Ay, biro lamang po, Mang Isko. Ang balak ko po'y papasok ako ng seminaryo. Gusto ko po kasing maging katulad ni Padre. Dahil alam kong hindi magugusto ni Padre kung mapupunta sa ibang pinaghirapan niya. Mahaba ko pang sabi. Si Padre kasi ang pinakamabait na pare sa buong bayan o sa mga nakilala kong Padre. Napakaswerte ni Jessi at nagkaroon siya ng kagaya mo, Aldo. Hindi ko man ito masyadong nakasama, pero nararamdaman ko na busilak talaga ang puso nito dahil sa mga kwento mo. Sige na, at bukas na tayo ulit magkwentuhan para makapagpahinga na tayo, sabi nito sabay tayo na at pumunta sa kanyang higaan. Kinabukasan ay gumising ako ng umaga upang magluto ng aming kakainin. Ngunit pagkising ko'y nakahanda na kaagad ang mga pagkain,
Ikaw si Aldo, hindi ba? Tanong sa akin ni Ruby. Opo, ako nga po si Aldo. Ikaw ba ang nagluto ng mga ito? Tanong ko rito. Ako nga, ang aga mo naman natang gumising. Ikaw ba ang tagaluto nila? Nakangiti nitong sabi. Tumango na lamang ako't umupo upang tignan ang mga niluluto nito. Iba talaga pag may babae kang kasama, lumilinis ang bahay at masarap ang mga pagkain. Mula ngayon, hindi mo na kailangang gumising ng maaga, Aldo. Ako na ang magluluto upang makapagpahinga kayo ng maayos. Dagdag pa nitong sabi, ngumiti na lamang ako dito at nagpasalamat. Hindi ko alam pero nahihiya ako sa kanya. Dahil siguro nasanay ako na kami lamang dalawa ni Padre ang magkasama sa bahay at wala kaming kasamang babae. Maya-maya lamang ay nagising na din si Santo at Mang Isko. Tay, Santo, halina kayo para sabay-sabay na tayong kumain. Mag-iliw na aya ni Ruby sa mga ito. Ngunit si Santo ay dumiretso lamang sa labas at hindi pinansin ang sinabi ni Ruby. Tinignan ko kaagad ang dalaga ng hindi ito pinansin ni Santo. Nakita kong nasaktan ang dalaga sa ginawa nito. Ngunit nasaktan din naman si Santo kaya ganito ang trato nito kay Ruby. Sige na, at kumain na tayo. Medyo mahinang sabi ni Mang Isko upang mawala ang lungkot sa dalaga. Hindi niya pa rin ako napapatawad, itay. Malungkot na sabi naman ng dalaga. Mawawala din ang galit ni Santo, anak. Mabait naman yung batang yan, kaya alam kong mapapatawad ka din niya. Nakangiting sagot ng matanda. Pagkatapos namin kumain ay agad akong pumunta kay Santo. Gusto kong malaman kung bakit ba nilalayuan nito ang dalaga. Ayokong makialam, ngunit alam kong kung andito si Padre ay ganito din ang gagawin sa kakambal niya. Santo, may problema ba? Tanong ko dito sabay upo sa tabi niya. Wala. Ano naman magiging problema? Tanong nito habang nakatingin sa malayo. Kung nandito si Padre, alam niya ang dapat sabihin sa iyo, Santo. Pero alam kong ito din ang sasabihin niya. Nakangiti kong sabi nang bigla itong lumingon sa akin. Kung Panginoon nagpapatawad, tayo pa kayang alagad niya. Alam kong nasasabi ko ito dahil hindi akong nasa kalagayan mo, Santo. Pero alam ko na busilak ang puso mo. Kung ang pagpapatawad ang magiging dahilan ng kaligayahan, bakit hindi natin subukan? Mahaba ko pang sabi. Hindi ko alam kung paano ko nasasabi ang mga ito. Pakiramdam ko'y sumapi sa akin si Padre dahil ganitong ganito siya kung magbigay ng payo. Nalulungkot ako. Natatakot. Tatakot ako mapalapit ulit sa kanya, Aldo. Baka sa huli, ako na naman ang maiwang mag-isa. Malungkot pang sabi nito. Ngayon ko lang nakita na ganito si Santo. Mararamdaman mo talaga na mahal nito si Ruby. Pero alam ko na mahal din siya ng dalaga. Sadyang natatakot lang din ito na mahalin si Santo. Hindi masamang sumubok ulit, Santo. Huwag kang mapapagod, lalo na sa taong mahal mo. Mismo tadhana nang naglapit ulit sa inyo. Baka ito na ang panahon para magkaayos kayo. Nakangiting sabi ko dito. Susubukan ko, Aldo. Matagal-tagal na din mula ng pag-uusap namin na yun ni Santo. Sa totoo lang, akala ko'y magkakaayos na silang dalawa. Pero akala ko lamang pala yon, dahil si Robin naman ngayon ang lumalayo kay Santo. Hindi ko alam pero natatawa lamang ako sa kanilang dalawa. Akala mo kasi mga bata. Mula ng pag-uusap namin ni Santo ay lumapit na ito kay Ruby na ikinagulat ng dalaga. Nag-uusap na ulit sila para na sila ulit na magkasintahan. Ngunit may pangyayari na ikinagagalit ng dalaga kay Santo.
Habang nagsasanay si Santo ay biglang may dumating na dalagang taga-kabilang bayan. Kilala ito ni Santo dahil ito daw ang bumibili ng gulay niya upang itinda sa kabilang bayan. Maika, butit napunta ka dito ulit. Ubus na ba ang tinitinda niyong gulay? Nakangiting sabi pa ni Santo. Agad na lumapit ang dalaga kay Santo at hinalikan nito. Maski ako manin nagulat ng mga oras na yon, pero mas nagulat ako nang biglang pumunta si Ruby kila Santo at hinatak ang babaeng nakahalik kay Santo. Bakit mo hinahalikan ng asawa ko? Galit na sigaw ni Ruby. Asawa? Kailan pa nagkaroon ng asawa si Santo? Eh ako ang nililigawan yan. Gulat na tanong ng dalaga. Ako din ay nagulat noon nang malaman kong may nililigawan na pala si Santo. Pero nang sumagot si Santo ay naunawaan ko na ang lahat. Iba talaga ang kwagapuhan ni Santo. Teka lang Mika, kailan kita niligawan? Nagtatakang tanong ni Santo. Ha? Hindi mo matandaan? Hindi ba sabi ko na liligawan mo ako sa ayaw at sa gusto mo? Sambit ng babae. Hoy babae, hindi ka naman pala nililigawan, pinipilit mo lang ang asawa ko. Lumayas ka na dito habang nagtitimpi pa ako sa'yo. Galit na sagot naman ni Ruby. Ayaw pa sanang lumayas ng babae, ngunit pinapalis na ito pilit ni Ruby kaya wala nang nagawa pa ang dalaga. Aalis na sana si Santo noon para makaiwas kay Ruby. Pero dinawag siya agad nito at lalong nagpatawa sa akin. Hoy lalaki, ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin labitin ng mga babae. Huwag na huwag kang lalapit sa akin ha. Huling salita ni Ruby sabay pasok sa loob ng bahay. Mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapansin ni Ruby si Santo. Kaya kaming dalawa lamang ni Mang Isko'y natatawa na lamang sa dalawa. Ilang buwan nang nakalipas ng mag-aaway ang dalawa, pero kahit na mag-aaway sila, ay araw-araw pa rin kaming nagsasanay ni Santo at ni Mang Isko. Tuwing tanghali ay uuwi kami upang kumain. Medyo malayo na kasi ang pinagsasanayan namin dahil wala nang mga malalaking bato sa bakuran ni Santo. Si Ruby ang naiiwang mag-isa sa bahay. Tuwing uuwi kami, nakahanda na kaagad ang aming kakainin. Kahit hindi sila nagpapansin na inaasikaso pa rin naman ito si Santo. Habang papauwi kami sa bahay ay parang may ibang pakiramdam akong naramdaman. Pero pinagwalang bahala ko na lamang ito dahil baka napagod lamang ako ng gusto sa pagsasanay namin. Habang naglalakad, biglang nagsalita si Mang Isko. Handa ka na ba Santo? Naharapin ulit ang mga aswang. Alam kong kaya mo na sila. Nararamdaman ko na bumalik na ulit ang lakas ng katawan mo. Biglang sabi ni Mang Isko. Sa tingin ko naman eh, kaya ko na silang harapin. At gusto ko na rin mabigyan ng hustisya ang magulang ko at ang kakambal ko. Seryosong sabi naman ito. Hindi mo ba kayang gamitin ng isa pang agimat Santo? Sigurado ako na kung pagsasamahin mo ang mga ito, ay dodoble ang lakas mo. Hindi lang ganyang lakas at bilis ang kaya mo kapag pinagsama mo na ang agimat. Pamimilit pa rin na sabi ng matanda. Hindi ko gagamitin ang agimat ni Jessi Mang Isko dahil sa kanyang agimat na yon. Kahit wala na siya, ay hindi ko ito gagamitin upang lumakas. Ang kay Jessi ay kay Jessi. Hindi ko kailangan ng sobrang lakas ng katawan. Mahabat seryosong sagot nito. Mukhang hindi talaga mapipilit ni Mang Isko si Santo na gamitin ang agimat ni Padre Jessi. Alam kong nag-aalal lamang si Mang Isko kay Santo dahil baka hindi nito kayanin ang mga aswang. Pero si Santo'y mas pinapahalagahan ang pag-aari ng kanyang kakambal. Malapit na kami sa bahay nang mapansin ni Santo na wala sa harapan si Ruby. Alam kasi nito ang oras ng uwi namin kaya
pag-uwi namin ay agad na siyang nasa harapan upang tanungin kung kumusta ang pagsasanay namin. Kaya nakakapagtaka talaga na ngayon lamang ay hindi ito sumalubong sa amin. Pagpasok namin sa loob ay agad na tinawag ni Mang Isko ang kanyang anak. Marahil pati ito'y nagdududa sa hindi pagsalubong sa amin ang kanyang anak at mas lalong nakakapagtaka sa amin dahil wala pang pagkain na nakahain. Hinahanap ng dalawa si Ruby nang bigla kong may nakita sa ibabaw ng lamesang isang puting papel na may likidong pula ang nakasulat. Santo, Mang Isko, may iniwan ng papel ang kumuha kay Ruby. Sigaw kong sabi sa mga ito. Agad naman ang pumunta ang dalawa sa tabi ko at kinuha ang papel na may nakasulat na Bayan Masagana. Ito yung lugar na kung saan nakuha namin si Ruby at kung saan maraming pinatay na aswang si Santo. Mukhang alam na ng mga ito na si Santo ang may kagagawan sa mga kasama nila. Ang nakakapagtaka lang ay agad nilang nalaman ang lugar ni Santo. Maganda kayo. Bukas na bukas din ay ililigtas natin si Ruby. Seryosong sabi ni Santo. Ngayon ko lang nakita ang ganitong itsura ni Santo. Seryoso pero ramdam mong galit ito. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Pero Santo, hindi mo alam kung gaano ko lakas ang makakalaban mo. Maaari ding madami ang mga ito. Hindi basta-basta ang mga aswang. Alam kong pinaghahandaan ka din nila. Mahabang sabi ng matanda. Pero baka ano pang mangyari kay Ruby kung hindi natin ito kagad ililigtas Mang Isko? Malumanay na sabi naman ito. Hindi ako papayag na agad tayong susugod doon. Baka mas lalo lang mapahamak ang anak ko kung basta na lang tayong susugod ng hindi sigurado. Uwi ka pa ng matanda. Tama ang sinasabi ni Mang Isko. Hindi kami nakakasiguro na basta na lamang kami papupuntahin ng mga aswang doon. Siguradong pinaghandaan nila ito at baka maraming patibong ang ginawa nila. Kung ganun, ano ang dapat natin gawin? Tanong naman ni Santo. Wala na itong nagawa pa dahil alam niya rin sa sarili niya na tama si Mang Isko. Mahirap pang padalos-dalos lalo na't hindi ka nakakasiguro sa makakalaban mo. Sa totoo lang, ay nakita ko na ang lakas ng makakalaban mo, Santo. Hindi ito basta-basta. Kulang na kulang ang lakas na pinapakita mo sa akin. Ang lakas ng pinuno nila ay kalahati lang sa pinakikita mo. Noong iligtas ko sana si Ruby, ay doon ko nakita ang lakas ng pinuno nila. Agad akong napatras nang maramdaman ko ang tindig nito at malayong-malayo iyon sa nararamdaman ko sa iyo, Santo. Mahabang sabi ni Mang Isko, kaya pala tutol na tutol ito sa pagsugod ni Santo. At ano ang gusto mong sabihin na ang agimat ni Jessi ang kailangan ko upang matapatan ang pinuno nila? Galit na tanong nito. Oh, yun lang ang paraan, Santo. Nakita ko nang pinagsama ang agimat kaya alam kong yun lamang ang makakatapat sa pinuno ng mga yon. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang gamitin ang agimat ng kakambal ko. Naiinis pang sabi nito. Hahayaan mo pa ba na may mawala ulit sa mga taong mahal mo, Santo? Nawalan ka na ng magulang at kakambal. Pati ba naman ang anak ko'y gusto mo pang mawala sa'yo? Pangungumbinsi pa rin ang matanda kay Santo. Tila natauhan naman si Santo sa sinabi ni Mang Isko. Si Ruby na lamang ang meron sa kanya, kaya alam kong gagawin na nito ang sinasabi ni Mang Isko. Pumunta ito sa kwarto kung saan nakatago ang agimat ni Padre. Pagkakuha nito sa agimat ay agad na pumunta sa amin. Basta tandaan mo, Santo, naggagawin mo ito para sa pamilya mo. Nakangiting sabi ng matanda.
Naganda na si Santos sa pagdikit ng agimat ngunit hindi ko alam pero parang may kaba sa dibdib ko. Pagdikit ni Santos sa mga agimat ay nagulat kaming tatlo sa mga nangyari. Hindi ko alam mararamdaman ko ng mga oras na yon. Basta ang alam ko, tumutulo ng kusa ang mga luha ko sa mata. Pagdikit ni Santos sa mga agimat ay bigla itong naghiwalay na nagpagulat sa aming tatlo. Anong nangyayari, Mang Isko? Tanong ni Santos sa matanda dahil maski siya'y hindi alam ang nangyayari. Maski ako'y napatingin din kay Mang Isko dahil gusto ko ding malaman kung bakit ayaw magsama ng mga agimat. Ang agimat ay pwede lang magsama kung patay na ang isang may-ari nito. Gulat pang sabi ni Mang Isko. Pero bakit ayaw nilang magsama, Mang Isko? Di ba patay na si Jessi? Nagtatakang tanong ni Santo. Hindi pwedeng magkamali ang mga agimat. Ang ibig sabihin nito ay hindi papatay si Jessi. Kaya malakas ang loob ng mga aswang ay dahil alam nilang hindi mapagsasama ang mga agimat. Mahabang sabi ng matanda. Kung ganun ay hawak nila ang kakambal ko. Galit na sabi ni Santo. Hindi ako nagsasalita ng mga sandaling yon dahil tila umurong ang dila ko sa narinig kong balita. Si Padre ay buhay at hawak lamang ito ng mga aswang. Kung ganun ay mas lalo nating kailangan agad na pumunta doon upang mailigtas din ang kakambal ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Santo. Pero Santo, siguradong hawak nila si Jessi kaya hindi ito makakatulong sa iyo. Alam kong binuhay nila ito upang hindi mapagsama ang agimat. Sagot pa ng matanda. Mga wala talaga silang kaluluwa. Sigurado akong pinapahirapan nila si Padre Jessi. Hindi ako makakapayag na hindi ko maililigtas si Padre. Hindi na ako papayag na iwan itong ulit mag-isa. Magtiwala ka sa akin, Mang Isko. Hindi ko hahayaan na hindi mailigtas si Ruby. Basta pag nakuha nyo na si Ruby at Jessi, ay agad na kayong umalis sa lugar na yon. Seryosong sabi pa ni Santo. Ito ang kinakatakot namin ni Mang Isko dahil gagawin lahat ni Santo para mailigtas ang mahal niya pero ang sarili nito ang magiging kapalit. Ganito mag-isip ang isang Santo, gagawin ang lahat mailigtas lamang ang mga mahal sa buhay kahit siya pa ang kapalit nito. Sa saglit naming pagsasama ni Santo ay nakuha ko na kaagad ang tumatakbo sa isip niya at nakuha din nito ang loob ko. Sobrang bait na tao ni Santo. Sa totoo lang ay wala na akong makikitang kagaya pa nito. Hindi pwede, Santo. Hindi mo kakayanin kung ikaw lang mag-isa ang kakalaban sa mga halimaw na yon. Wika ng matanda. Kaya ko. Basta ipangako nyo na ililigtas nyo si Jessi at si Ruby. Muling sabi pa nito. Wala na nga kaming nagawa pa ni Mang Isko ng mga sandaling yon. Gusto ko mang tumutol ay hindi ko na nagawa pa sa kadahilan ng pinipikilan na ako ni Mang Isko. Alam kasi nito na mas magagalit si Santo kapag pinilit pa rin namin ang sarili namin. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit naming dadalhin ay agad kong tinignan kung ano pang ginagawa ni Santo. Nakita kong nakaupo lamang ito habang nakatitik sa agimat ni Padre Jessi. Sa totoo lamang ay hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa si Padre dahil kitang kita ko na malapit na itong mawalan ng buhay bago ko siya iwanan. Pero iba talaga ang lakas ng dalawa na ito, sobrang layo sa mga kagaya namin. Habang patungo kami sa kuta ng mga aswang ay wala akong tigil sa pagdarasal. Sana sa laban na to ay wala na ulit na mawala sa amin.
Malayo pa kami sa bayan ng mga aswang ay rinig na namin ang mga honin nito na tila nararamdaman nila na may paparating. Habang papalapit kami, kitang-kita namin ang mga aswang na palipat-lipat ng pwesto. Medyo marami ang mga ito, kaya nakaramdam ako ng kaunting takot. Pero si Santo'y wala man lamang naging takot sa kanyang muka. Pagdating namin sa lugar, ay agad na silang sumugod sa amin. Para itong mga hayop na hayop, ngunit hindi kami nagpatakot sa mga ito. Nakita kong hinanda ni Mang Isko ang hawak nitong buntot bagi. Nakita ko na kung paano ito gamitin ni Mang Isko, kaya alam kong kahit papaano ay malaki ang may tutulong nito kay Santo. Ako naman ay hinanda na ang hawak kong baslay na gawa sa matibay na kawayan at ang mga krus na palaso na aking binindesyonan. Ito kaagad ang naisip kong armas dahil sanay ako sa baslay mula pagkabata pa lamang. Si Santo naman ay nakita kong hawak lang ang kanyang agimat at handa na rin sa pagsugod ng mga aswang. Bago makalapit ang mga ito'y kinamit ko na ang aking baslay upang hindi ito makalapit sa amin. Ang iba'y tinatamaan ko ng palaso ko na hugis krus. Ngunit ang iba'y mabibilis at nakakaiwas sa aking palaso. Ngunit hindi pinapalampas ni Mang Isko. Nakita ko ang malalakas na pagampas ni Mang Isko sa kanyang buntot pagi. Noong una'y akala ko kaunti lamang ang mga ito. Ngunit tila hindi sila nauubos kahit ang dami na naming napatay sa mga ito. Nakita ko si Santo na mabilis na natatapos sa mga aswang gamit ang kanyang sandata. Lalo itong bumilis na akala mo'y lumilipad na ito sa ere. Habang nakikipaglaban ito, ay nakita kong may isang aswang na malapit nang makalapit sa kanya. Walang ano-ano'y agad kong ginamit ang baslay ko at sumakto ito sa ulo ng aswang na agad na nagpabagsak dito. Tinignan naman ako ni Santo at sininya saan na pumunta na kay Mang Isko, ngunit papalayo pa lamang ako sa kanya ay narinig ko ang salitang hindi lumalabas kay Santo. "Salamat, Aldo." Sabi nito sabay talikod na at balik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Muntik na akong masugatan ng aswang noon dahil sa pagkatulala ko sa sinabi ni Santo. Buti na lamang at napansin kagad ni Mang Isko, kaya agad nitong nahampas ng hawak niyang buntot bagi ang aswang na pasugod sa akin. "Marami pong salamat, Mang Isko." "Pasasalamat ko naman dito." "Maging mapagmatyag ka, Aldo. Masyado mabibilis ang mga aswang. Baka mapahamak ka." Nag-aalalang sabi naman nito. Agad na akong naghanda sa pagsugod ng aswang. Ang ibang aswang ay nanggagaling sa puno. Ang una kong binabato ng aking palaso. Samantalang si Mang Isko ang umaagapay na nakapaligid sa amin. Agad naming naubos sa mga aswang na nakapaligid sa amin at handa na sanang pumunta kay Santo. Ngunit palapit pa lamang, kami ay agad nang pinigilan nito at sinabing, "Hanapin niyo na lamang si Ruby at Jessi. Ako nang bahala dito." Gusto sana naming tumutol ngunit sumugod na si Santo sa mga aswang, kaya wala kaming nagawa ni Mang Isko kundi ang sumunod na lamang. Habang papunta sa loob ay nakita namin na madami ang nagbabantay rito. Susugod na sana ako ngunit pinikilan ako ni Mang Isko at pinakinggan muna namin ang pag-uusap ng mga ito. "Paparating na sila, pinuno. Siguradong lagot ang mga taong yan." "Sigurado yon. Wala pang nakakatalo kay pinuno." Hindi ko na pinatagal pa ang pag-uusap ng mga ito dahil hindi ko gusto ang pinag-uusapan nila. Agad kong pinatamaan ang mga ito gamit ang aking baslay. Nakita agad ng iba nilang kasama ang ginawa ko, kaya sumugod ang mga ito sa amin. Ang isa'y malapit na sa akin pero agad na nahampas ni Mang Isko. Nagpatuloy lamang ang pagsugod ng mga ito. Kaya ako at si Mang Isko'y walang tigil sa pagbato ng palaso at pagampas ng buntot pagi.
Unti-unti ay nauubos ang mga aswang na sumusugod sa amin. Nakita kong dalawa na lamang ang natira. Kitang-kita ko sa mga mukha nito ang takot, pero sinugod pa rin kami ng mga ito kahit alam nilang kamatayan na ang dulot nito. Agad naming naubos ang mga aswang na nagbabantay sa pinagkulungan ni Ruby. Nakita kong nakatali ito at mukhang hindi naman nasaktan. Kinalagan agad ni Mang Isko ang pagkakatali nito habang ako'y nagmamasid kung may parating. Itay, nasaan po si Santo? Tanong agad ni Ruby pagkaalis ng tali nito. Hindi sumagot si Mang Isko bagkos ay hinatak na niya ang anak niya upang puntahan si Padre Jessi. Alam kasi ng matanda na pupuntahan ni Ruby si Santo pag sinabi niya kung nasaan ito. Pagdating namin sa pinakadulo ng kulungan ay biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Masaya ako na buhay ang taong bumuhay at nag-alaga sa akin. Pero sa nakikita kong kalagayan nito ay parang nadudurog ang puso ko. Sa itsura nito'y alam mong pinahirapan siya ng gusto ng mga aswang. Nakatali ito at walang damit pang itaas. Makikita mo ang hampas at kalmot ng mga aswang sa kanyang katawan. Padre Jessi. Salitang lumabas sa bibig ko. Nakita kong pinipilit niyang itayo ang ulo niya sa kanyang pagkakayo ko nang marinig ang pagtawag ko sa kanya. Pero dahil sobrang paghihirap ang ginawa sa kanya ay hindi niyang magawang iangat ang kanyang ulo. Habang papalapit ako kay Padre Jessi ay parang tinutusok ang aking puso. Grabe ang ginawa nila dito. Dapat ay pinaslang na lamang nila si Padre para hindi na nararanasan ito ang ganitong paghihirap. Pagkalapit ko kay Padre ay agad ko itong niyakap at sinabing, Padre Jessi, nandito na kami. Ligtas na ho kayo. Naiiyak na sabi ko. Hindi ko ito narinig na sumagot pero nararamdaman ko na tumutulo ang luha nito. Agad kong kinalas sa pagkakatali si Padre at binuhat upang makaalis na kami sa impyernong lugar na yon. Ngunit papaalis pa lamang kami ay may narinig kaming paparating muli. Buti na lamang at nandito si Mang Isko upang labanan ng mga aswang na sumusugod sa amin. Hindi ako makalaban ng mga sandaling yon dahil buhat-buhat ko ang nanghihinang si Padre. Paglabas namin ay nakita kong marami-rami pa rin ang nilalabanan ni Santo. Noong una'y akala ko'y konti lamang ang mga ito, subalit nagkamali kami dahil marami ang dumarating at tila ba hindi sila maubos-ubos. Lalapit na sana kami kay Santo upang tulungan ito pero pinigilan niya kami kaagad. Tumbakas na kayo. Ilayo niyo na dito si Ruby at si Jessi. Ako nang bahala. Sabi nito habang patuloy sa pakikipaglaban. Pero Santo, hindi mo sila kayang lahat. Tutulungan ka namin nila Tatay at Aldo. Umiiyak na sabi ni Ruby. Tumakas na kayo. Malapit na ang pinuno nila. Parang awa nyo na Aldo. Mang Isko, iligtas nyo si Ruby at Jessi. Pagmamakaawang sigaw nito sa amin. Ayoko mang pumayag ngunit hindi makakalaban dahil hawak ko pa rin si Padre. Kaya kahit masakit ay pinilit naming ilayo si Ruby at Padre at pinangakong babalikan namin si Santo. Hintayin mo kami Santo at babalikan ka namin. Rinig kong sabi ni Mang Isko. Agad na kaming umalis upang mailayo si Padre Jessi at saka si Ruby. At para agad na rin kaming makabalik kay Santo. Humanap kami ng lugar kung saan pwedeng magamot si Padre Jessi at pwedeng mapag-iwanan ng mga ito. Medyo malayo din ang aming nilakad doong makahanap kami ng bahay ngunit walang katao-tao doon. Kaya hindi namin kaagad na iwanan si Padre. Kinamot muna ni Mang Isko si Padre Jessi. Gustong gusto ko sanang bumalik kay Santo
Ngunit natatakot na baka mahuli kami ni Mang Isko. Pero kailangan muna namin gamutin si Padre dahil ito naman ang ikamamatay nito. Ilang oras pa tapos na si Mang Isko sa panggagamot kay Padre. Wala nang sabi-sabi pa eh, agad na kaming bumalik sa pinag-iwanan namin kay Santo. Ngunit papalis pa lamang kami naghabilin sa amin si Ruby. Parang awa nyo na, iligtas nyo si Santo. Wika nito habang umiiyak. Pangako anak, iuuwi namin si Santo ng ligtas. Pagkasabi ni Mang Isko'y agad na kaming umalis at tinunto ng kinaroroonan ni Santo. Pagdating namin sa kinaroroonan ni Santo ay wala na kaming nakitang maski anino man lang. At wala din ang mga halimaw ng mga nandito. Hinanap kagad namin sa buong paligid si Santo dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Para bang bula na nawala ang lahat ng mga halimaw na napatay namin. Ang nakapagtataka pa, pati si Santo'y hindi namin makita. Santo, nasaan ka? Sigaw namin ni Mang Isko pero ni isa'y wala kaming naririnig na tugon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Gulong-gulo na rin kami ni Mang Isko dahil katawan man lamang nito ay hindi namin mahagilap. Habang hinahanap pa rin namin si Santo, nakita kong may kumikinang sa hindi kalayuan. Pinuntahan ko kaagad ang pinanggagalingan ng kinang na yon at nakita kong ang kalahating agimat ni Santo ang nakabaon sa lupa. Halatang binaon niya ito upang hindi makita ng mga halimaw. Nakakapagtaka lamang kung nasaan ito ngayon. Agad kong tinawag si Mang Isko upang ipaalam na ang agimat ni Santo'y nandito. Agad naman itong kinuha ang agimat at sinabi na bumalik na kami kay Padre Jessi upang malaman kung nasaan si Santo. Naguguluhan man ako pero sinunod ko pa rin ang sinabi ni Mang Isko. Pagdating namin ay nakita kong binabantayan ni Ruby si Padre. Pagkakita nito sa amin ay agad na itong tumayo at hinanap sa amin si Santo. Itay, Aldo, nasaan na si Santo? Tanong nito sa amin. Hindi namin naabutan si Santo. Kahit ang mga halimaw ay wala kaming naabutan. Ngunit ang agimat nito ay aming nakita. Malungkot na sabi ng matanda. Agimat, hindi ang agimat ang kailangan ko, Itay. Si Santo. Nasaan si Santo? Umiiyak na sabi nito. Maski ako'y naiiyak na rin ng mga sandaling yun dahil ang tadhana mismo ang naglayo sa kambal. Nailigtas nga namin si Padre Jessi, ngunit si Santo naman ang hindi namin mahagilap. Kaya ako kinuha ang agimat upang malaman natin kung buhay pa ba si Santo. Wika ni Mang Isko. Doon ko lang naunawaan ang sinabi ni Mang Isko dahil malalamin namin sa mga agimat kung buhay pa ba si Santo. Bumangon si Padre Jessi na ikinagulat naming lahat. Kahit na hirap na ito, ay pinilit pa rin niyang itayo ang sarili dahil siya lamang ang pwedeng magdikit sa mga agimat. Inabot agad ni Mang Isko dito ang agimat. Nakita kong ayaw pagdikitin ni Padre ang mga ito, ngunit para malaman kung buhay pa ba si Santo, ay napilitan itong ipagdikit ang mga agimat. Unti-unti nakikita ko ang pagdikit ng mga ito at pinagdarasal ko ng mga oras na yon na sana ay maglayo din ito katulad ng nangyari sa pagdikit ni Santo. Pero napakasakit mang tanggapin na nakikita namin na nagdikit ito at umilaw ng sobrang lakas na ang ibig sabihin ay wala na ang isang may-ari ng agimat. Nagulat kami at pagsigaw ni Padre Jessi. Akala ko noon ay basta lamang magdidikit ang agimat. Ngunit kitang-kita namin ang pag-ilaw ng katawan ni Padre. Pagkatapos ng malakas na ilaw ay nagulat kami lahat sa aming mga nasaksihan. Ang mga sugat ni Padre ay bigla na lamang nawala.
at ang agimat ay nakasuot na sa kanya't buong buo na ito. Santo! Huling salita ni Padre, saka ito nawala ng malay. Inalalayan ko agad si Padre dahil nawala nito ng malay. Wala na si Santo, kaya lahat ng lakas ng agimat ay nasa katawan na ni Jessi. Biglang sabi ng matanda na agad niyang pinuntahan si Ruby na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin. Itay, hindi pwedeng mamatay si Santo. Paano ang magiging anak namin? Kailangan niyang malaman na buntis ako. Nagulat kami sa mga sinabi ni Ruby. Nagdadalang tao pala ito at si Santo ang ama. Napakasakit man isipin, ngunit hindi man lamang nalaman ni Santo na may anak na pala siya. Lumipas ang ilang taon at kami ni Padre Jessi pumalik na sa simbahan. Si Mang Isko at Ruby naman ay dito pa rin naninirahan. Sinama na namin sila upang kahit papaano ay may magbabantay sa kanila. Habang nag-uusap kami ni Padre, ay minarinig kaming tumatawag sa amin. Padre! Brother! Tawag ng dalawang batang tumatakbo papalapit sa amin. Agad naman kaming napalingon dito. Ang tumatawag lamang pala sa amin, walang iba kundi ang kambal na anak ni Santo. Kain na po, sabi ni Mama. Sabi ni Sandro, samantalang si Saint naman ay hinahatak lamang kami. Ngayon ang kaarawan ng kambal. 7 taon na sila ngayon, kaya pinaganda sila ni Ruby. Agad naman silang binuhat ni Padre at pumunta sa loob. Habang papalapit kami kay Ruby, biglang umilaw ang agimat, kaya agad na binaba ni Padre ang kambal. Nabigla kami dahil biglang umangat ang mga agimat at ang malakas na kislap ang nagpatakip sa aming mga mata. Nakakasilaw at napakasakit sa mata ang kislap nito. Pagkatapos ng malakas na kislap, ay agad na itong tinignan kung ano ang nangyari. Nawala bigla ang mga agimat at nagulat kaming lahat sa aming mga narinig. Ang ganda! Sabay-sabi ng kambal habang suot at hawak ang mga agimat.